sabi kung sino-sinong mga artist. At kung ano yung ginawa mo sa akin, na pagsasend mo ng convo kung kani-kanino, ganun din yung ginagawa mo sa kanila. Sinesend mo sa akin lahat ng convo nyo, every time may manghihingi sa'yo ng pabor, ng ganito. Bakit ka ganyan? Tutulong ka, magpipresenta ka, tapos pagkatapos magkaroon sa'yo ng utang na loob, isusumbat mo, ipapahiya mo, sasabihin mo lahat. Asan yung tulong doon? Asan yung nagawang tama nung taong nakasalamuha mo doon? Yun lang yung point ko dito. Nagsimula na yan. Okay, start na. Start na yung friendship namin, ganito, ganyan. Unang issue namin, alam ko nakapanganak na ako kay Bia Nento. Wala naman kami naging away so far noon. Yung pagiging mentor ko sa kanya kuno na sinasabi niya. Siya lang naman nagsabi nun, hindi ko naman inano sa sarili ko yun. Pero sa akin, okay, sige, mentor ako ni Wilbert Tolentino. Ano bang hindi ko nagawang pagtulong dun? Ang nagawa kong trabaho dun, yung per appearance ko sa video, pagpo-promote ko sa social media. Pero yung paglalapit ko sa mga kaibigan ko, yung pagtulong ko, yung pag-isip ko ng content, yung paggawa ko ng mga props, lahat yun, pagod ko na yun nang hindi ko hiningil. Dahil ayoko na, dahil dumating sa point na oo, binabayaran ako ni Ma'am Shi Wilbert, pero hindi ko nilubos at sinamantala-samantala yun. Dahil yun yung totoo. Dahil kung may nanamantala dito, yun yung mga hindi nakarating sa'yo. Yun. Yung mga tao na sa likod ko, yan sila Daryl. Yung mga kagrupo niya, yung mga nakapasama sa akin na gusto nila ng racket. At ako, ginawa ko, nilapit ko dahil ako ang koneksyon. Ginawa ko yun, alam ng lahat yan. Sana lahat ng mga nakakolab mo at mga ibang nakakolab mo magsalita din. Inihingayatan ko po kayo lahat magsalita at magsabi ng totoo. Lahat tayo dito pare-parehas nagtatrabaho lang. Huwag naman sana yung may isa lang na nadidiin na ako yung nagmumukhang masamang mukhang pera na kailangan ko kumamig ng ganito, ng ganyan. Lahat yun pinagtrabahuhan ko. Wala akong utang na loob doon at wala, ikaw wala kang utang na loob sa akin, okay, fine, quits tayo. Wala tayong utang na loob sa isa't isa. Naiintindihan ko, okay lang sa akin yun, done. Pero sana kinausap mo ko na maayos, hindi yung mukha tayong tanga online. Personal na buhay ko, hindi ko sinabi dito. Yung mga nakalabas sa Tony Talks, sa mga ibang interview ko na sobrang small details, lahat yun, pinigilan ko, like alam ko lang yung mga ibababa ko. Kasi ayoko na magkagaya nung dati na nag-live ako, lasing-lasing ako, mukha akong tanga. Hindi na eh. Ngayon hindi ko ginawa yun. Pero ngayon anong ginagawa mo, Wilbert? Gusto mong lumabas yung katotohanan? Sige, sasabihin ko lahat. Okay. Nung time na kay Titus na sinasabi niya, yun yung first issues namin. Yun yung unang-unang issue namin. Intro. Yeah, yung intro ko na nilagay niya dun sa ano. For the record po, Ma'am Shi, maraming salamat po sa 300K na binigay mo. Maraming salamat po. Hindi po kalahating milyon. 300K po yun, siya po yung nagsabi, magpalit ka ng bago mong intro. Kasi nagsushoot ata sila nun. Tapos ikaw din magpa-intro ka, i-sponsoran kita. So, nagsabi na ako sa kanya na, Ma'am, magsushoot na po ako ng intro. Nagbigay siya ng 300K. Okay. Nung binigay niya yung 300K, ay nung nagsabi siya ng 300K, sinabi ko sa kanya yung presyo. Pero yun lang yung binigay niya. Ang intro ko po, nagastos ko po sa intro na yun is 1.1 million. Totoo ho yun, alam po yun nila Titus, alam ng buong production yun, nila Ginger, lahat. 1.1 million, 300K kanya. Asan yung 800,000 na pera na nanggaling sa bulsa ko para sa intro ko? Mas malaki ba yung 300K sa 800,000? Huwag mong sabihin sa'yo galing yun, Ma. Alam ng tao na nandoon sa intro na yon na 1.1 yung nagastos ko doon, 300 lang yung sa'yo doon, at maraming salamat po. Kung gusto nyo ibalik ko yung 300K na yon ngayon, ibibigay ko. Walang problema. Huwag nyo lang ako ganyanin. Kasi hindi totoo yung mga pinagsasabi mo, sinungaling ka. Huwag kang nagsisinungaling. Ang tanda-tanda mo na, nang gaganyan ka ng tao. Dapat hindi ka ganyan. Lalo na, alam mo ko, kilala mo ko, Ma. Oo, may pitik ako. May pitik ako, hindi ko yun i-deny. Pero bakit ba ako nagkapitik? After ko manganak, after ko magsunod-sunod na lahat ng... Ito yung totoo, wala sa vlog, sa live, hindi ko pagkakakitaan. Buong lahat ng tao sa paligid ko sa akin po nakasandal, sa akin nakaasa.
So ano, sinong hindi may stress sa araw-araw kung anong gagawin mo pa sa buhay mo? Mabuhay mo lang yung mga yon, 'di ba? So ayun, yun yung unang-unang issue. Nandito si Titus, nag-edit sila ng music video. Nandito sila sa bahay ko. Sabi niya sa akin, Madam C, nag-chika sa akin si Wilbert Tolin, si Sir Win. Siya pala nag-sponsor nung intro mo, eh sila Titus yung nag-shoot nun. So talagang ako, nagulat ako, like, ha? Bakit? Anong sinabi niya? Pinabasa niya yung convo, siya ikaw daw yung nag-ano, parang pinapakita daw yung convo, tapos siya daw yung nag-sponsor. So ako, nag-react ako, as in super duper. Tapos, pinapostpartum ako that time, naaalala ko pa nun, kaya hindi talaga stable yung utak ko. Ba't ako biglang nag-sorry sa kanya? Inaway ko siya, kasi nung pagkarinig ko, anong pinagsasabi mo, ma? Bakit ka nang gaganyan? Bakit kapag nakatalikod ako, pinapabasa mo yung convo natin? Bakit ka nang... Hindi dahil sa pride. Nag-thank you po ako, pakihanap, nag-thank you din ako sa kanya. Dahil alam ko sa sarili ko na nagbigay siya doon at hindi ko po ididilay yon dahil sa pride ko. Pero sana naman i-credits nyo din yung pinaghirapan ko doon. Dahil malaki yung nailabas ko kaysa sa ibinigay mo. Yun yung reason kung bakit ako nagalit at nag-message sa kanya. Tapos sabay bigla ako nag-sorry, sabay sinabi niya, oh, di ba ang lakas ng pitik? Bakit nyo ba pinagtitripan yung mental health issue ko? Ano bang problema nyo sa akin? Inaano ko ba kayo? Hindi ko kayo inaano, kahit ano, wala kayong narinig sa akin. Yun yung unang beses na ginawan mo ako ng mali, na hindi naman tama yung sinabi mo eh. Hindi naman tama eh. So yung unang beses na nakaalam ako na, okay, itong taong to, nagsasalita pala ng kung ano-ano kapag nakatalikod ako, kala ko magnanay kami. Hinayaan ko yun. Kasi nag-sorry pa nga ako sa kanya na sorry, pero sana next time wala nang ganito, ganyan. Hinayaan ko. Pagkatapos nun, pangalawa, ito na yung sinasabi niya na i-win back mo si paring Dari. March 12, hindi ko makakalimutan to, March 12, alam ko na pumbuntis ako na ito, ah. Like, kay Moon, buntis ako kay Moon. Hindi na kami masyadong okay, nagkakasama ni Ma'am siya dahil na-busy siya kaila Hipon, kaila Edwards. And hinayaan ko siya. Hindi ko siya pinigilan. Walang pagpipigil dun, Ma. Sinasabihan lang kita. Magkaiba yung pinipigilan kasi sinasabihan ka lang. Magkaiba yon, okay? So pagkatapos nun, di ba, tinawagan kita dahil lumayas si Darrell nun dito sa bahay. Iniwan niya ako. Hindi ko na kaya. Wala akong kaibigan na kahit sinong kausap. Saktong tumatawag ka sa akin. Tapos napa-open ako sa'yo. Sabi mo sa akin, puntahan mo ako. Ngayon pumunta ka. Hindi mo pa alam na buntis ako nito. Ngayon pumunta ka, pagpunta mo, nag-iiyak ako sa'yo na iniwan ako ni Darrell dito sa bahay. Tapos sinopin ko sa'yo, buntis ako. Kitang-kita mo yung stress ko nun. Nakikiusap ka pa sa mga tao dito na huwag yung pababayaan si Sina ba? Pabigay na yung katawan ko nun. Kitang-kita mo kung anong kalagayan ko nun. Walang halong pag-iinat, walang camera dun, Ma. Walang kahit na anong alitan, alam mo kung totoo ba yung pinapakita ko o hindi. Kitang-kita mo yun. Ngayon, parang ang sinasabi mo sa akin nun, na-brainwash niya po talaga ako nun. Like, lahat po, tama yung sinabi niya, si Donna, sabi niya, Sisi, stop na. Mga kapatid ko, mga kasama ko sa bahay, stop na kay Darrell, stop na! Ako, pumunta ka, sinabi mo sa akin, i-win back mo. Kasi minsan babae yung mali, ganito, ganyan. Ikaw kasi, mabunganga ka kasi, ganito, ganyan. Tinanggap ko lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin na, ay, oo nga, baka nga mali ako. Baka nga kasalanan ko, kaya nilayasan ako ng asawa ko. That time, hindi ko pa alam na mababae si Darrell. Wala pa po akong alam na niloloko ako ng hayop na yon. So ako, hinayaan ko. Sige, nakinig ako sa'yo. Nagte-thank you pa ako, Ma. Thank you, Ma. Pati na kami. Kasi pagkatapos yung pumunta dito, kinabukasan nun, tinawagan ko yung nanay ko. Pinapunta ko dito at yung nanay ni Darrell. Napuntahan namin at hanapin si Darrell, pauwiin dito para makapag-usap kami. Inausap ko, umuwi si Darrell, nagkausap kami, na nagkamali kami. Chinat kita, nagpasalamat ako. After nun, ito na yung sumunod na nangyari. Sinabi ko sa kanya, nabuntis ako, na ganito, ganyan. Sinasabi ko rin sa kanya kung anong ginagawang mga mali or attitude ni Darrell sa akin while buntis ako at kung paano niya ako tratuhin as partner.
Pero sinabi niya na baka nga daw ako yung mali. So okay, naniwala ko. Nangyari na. Umuwi na si Daryl, okay na, lahat-lahat. Ngayon, after 4 days na nakauwi si Daryl, nandito si Daryl nun, mayroong isang DJ station na nag-live. Tapos, kasama ni Ma'am Shirley Bird sa post. Tapos, dinudumog na ng mga fans ko, pinagtatagpi-tagpi nila yung araw na kasama yung DJ sa post, sa live, and yung sinasabi niya doon. Yung live na yon is about sa parang sino itong vlogger na bungangerang 4 months na buntis na may partner na rapper, sige-sige, ano, sige-sige maglibang. So, ex-batalyon, no? Sige, ayan. Si Daryl yon at ako. Bakit kami na blind item? Na gabi ko sinabi sa'yo, after 2 days nag-live yung taong yun. 2 days pala, 4 days ko nakita eh. Kasi hindi nag-trending, hindi po nag-trending. 4 days na, saka ko nakita. 2 days ago na yung live, saka ko nakita. So 2 days after mo nang galing dito, nag-live yung ano na yun, pinopromo ako. Pinapahulaan kung sino yung vlogger at rapper na yun. So nangyari sa akin. So nangyari na, nagkabati kami, sinanya sa'yo, sinasabi mo sa akin, sa message sa akin nung itong October 20 na, sabi na paring Daryl, ikaw daw ang nag-send yan, ikaw ang nagmando para mag-send. Hindi totoo yan. Maraming tao dito nun dahil umiiyak ako. At number one, ka-video call ko si Ate Donna nun, nagsusumbong ako sa ginawa mo nung pagkapanood ko. Nag-breakdown ako nun eh. Ano ba akala nyo? Totoo yun. Tinatawag ako sa Ate Donna, tapos si Daryl side comment ng side comment, tapos sinend niya sa'yo yung screenshot. Hindi totoong ako yung nag-send. Hindi ko nga nagawang mag-chat sa'yo nun eh. Sa sobrang ano ko eh. O, tapos nun, nakunan na ako, nagkahiwalay na kami. Kailan dumating si Daryl? March 14, umalis siya ng bahay ko April 1. Yun na yung hindi ko nakaya kasi nahuli ko siya ng March 16. Nakita ko lahat ng conversation sa laptop, may mga nagsumbong na sa akin, kaliwat kanan ng lumabas yung totoo, na ginagago niya ako. Meron pa nga buntis pa ako kay Bia. Buntis pa lang ako kay Bia. So hindi ko alam kung ano talaga mga pinaggagawa mo. Ngayon, iniwan ko si pinaalis ko na si Daryl. April 1 yan, April 1. Hindi na kami nagkausap yan ni Ma'am Shi or anything. After ilang ano, bago mag-Mother's Day, lumabas yung Tony Talks, diba? After nung Tony Talks, medyo umu-okay na ako nun eh. 2 weeks, 3 weeks, bago mag-birthday si Bia. Pumunta ako sa isang lugar. Hindi ko pwede sabihin kung anong lugar to eh. Matutos niya kaagad eh. Ayoko mandamay kasi hindi ko ugali yun. Hindi ko ugaling ng dadamay ng tao. Hindi ko sila idadamay kasi alam ko kung anong gagawin mo sa kanila. Ngayon, nung nagpunta ako dun sa salon na yon, 2 beses yun na ako nagagawa ng mali ah. Nung nagpunta ako sa salon na yon, may nagsabi sa akin na hindi niya na daw kaya kung anong ginagawa mo sa akin. Bukod sa kaliwat ka ng bad words na sinasabi mong ugali ko, ganito ko, ganyan ko, kung ano-ano ang paninira, pinaka hindi ko kinaya nung sinabi na pinapahanap mo yung kabit kasi hindi ko ginawa yung TikTok. Ganito yung kwento nun. Nag-message siya sa akin after nung trending-trending na hiwalay na kami ni Daryl. Pinapatiktok niya sa akin yung kanta ni Madam Inuts. Ngayon, tinatanong niya yung rate ko. Binigay ko yung rate ko, pero yung binigay kong rate is totoong rate ko naman talaga. Hindi ko alam kung nalakihan ba siya or what. Wala akong alam eh. So sabi niya, ah okay, sige. Nagganon lang siya. So after nun, pero ang sinabi ko doon ha, like, ma, hindi ako magaling talaga sumayaw ha, kasi umiiwas na ako at ayoko na nga ng any work sa kanya kasi iniwasan kong tumanggap ng work sa kanya lately kahit okay na kami dahil nga nararamdaman ko na parang sinusumbat niya yung perang pinagtatrabahuhan na ko naman namin. Pinagtatrabahuhan naman namin yun, hindi naman sumbat yun eh, client ka eh, hindi ka naman like yung binayad mo sa akin, nakuha mo rin naman, di ba? Nasa subscribers mo, nasa followers mo. Hindi lang sa YouTube, sa lahat ng social media accounts ko, pinromote kita. Kahit na ang layo-layo ng totoong rate ko, kapag naningil po ang management ko sa mga trabaho ko, hinayaan ko lang. Dahil nga mas kailangan ko, mas madali ako makapag-isip ng content na pwede kong ipasa sa'yo as parang nagdedirect ako ng contents ng mga vlogs mo. Ayun lang. Pero hindi ko alam na mamasamain mo pala yun all this time. Hindi ko alam.
Ngayon, ipapahanap mo yung taong dahilan kung bakit nasira yung ulo ko, bakit nasira yung pamilya ko, bakit walang tatay yung anak ko, bakit mag-isa akong naglilibing ng anak ko. Paano mo nagawa yun? Hindi ko alam. Hindi ko napipigilan yung emosyon ko eh. Nasasaktan talaga ako kasi hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Anong pecha yun, May? May, pinapahanap mo yung taong dahilan kung bakit nagkaganito-ganito ako? Bakit? Para ano? Para yamutin ako kasi hindi ko nagawa kung ano yung pinapagawa mo? Sana kinausap mo na lang ako. Diba na ayoko na lang sa'yo, gusto ko na lang, kukuha na lang ako ng ano. Or huwag mo na lang ako kausapin kahit kailan. Hindi yung nagpe-pretend ka na para tayong okay at wala kang ginagawang masama sa akin. Kahit meron naman talaga. Meron at meron. Alam mo sa sarili mo yan, ang dami mo nang nakadikit. Yan sila Sashna, sila Jomar, sila Angge. Lahat ng mga sinasabi nila sa'yo, sinasabi mo rin sa akin na kahit nga yung kay Jelle, yung pabor na ginawa mo dun sa isa, kinukwento mo lahat. Lahat ng mga bagay na hindi mo naman dapat sinasabi sa ibang tao, sinasabi mo nang sinasabi. Bakit? Kasi ganyan talaga yung ugali mo. Hindi tayo parehas. Ako, kaya ako ganun ka-open sa'yo. Kasi akala ko, hindi mo ko gaganunin. Pero nagkamali ako. Ginanun mo ko, ma. Parehas lang tayo dito. Huwag kang mag-pretend na wala kang ginawang masama sa akin. Kung may nagawa kong masama sa'yo, kasi nakita ko na may mga ginagawa kang error na tong taong to, hindi to okay, hindi to mapagkakatiwalaan, hindi to safe. Hindi ako nagsisinungaling dito. Like, eto na ako lahat, wala na akong dapat itago ngayon. Nakakahiya na, totoo, wala na. Oh, pagkatapos nung live, pinuntahan kita, birthday mo pa, di ba? Inayaan ko yung live na pinagkalat na buntis ako. Baka ngayon si Ma'am Shee, pinapaniwala ko yung sarili ko na hindi yan, hindi niya ako gagawin ng ganyan. Kahit na si Daryl yung nagdididik sa akin noon at yung mga tao dito na sure yan kasi merong ganito, ganyan. Di ba? Pumunta ako sa birthday mo, tapos afternoon ganun yung gagawin mo. Kaya kita in-unfriend at in-unfollow. The rest, lahat po ng nadamay na in-unfriend at in-unfollow ko, lahat po ng pina-follow ng mga partido ng ex ko, tinanggal ko talaga sa mga Facebook ko, sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa kahit saan, kasi ayoko nang makakita ng kahit na anong shit. Gusto kong gumaling. Gusto kong umokay. Kasi wala namang nakakaalam nun eh. Walang kahit na anong makakapagsabi sa inyo nun kung hindi yung mga taong kasama ko. Yung mga taong kasama ko ba nagsalita? Hindi nagsalita yung mga yan. Hindi nakalabas. Kasi pinili ko na hindi sabihin. Kagaya ng mga sinasabi nyo sa akin na parang ginagamit ko yung personal kong issue para pagkakitaan. Sana nag-upload ako ng vlog tungkol doon. Sana hindi ako nagpa-interview sa iba para hindi nyo isipin na gusto kong kumita ng pera, gusto ko gamitin yung personal kong issue para mag-trending ako. Sana ganun. Hindi. Bago nangyari lahat to, okay naman na yung YouTube channel ko eh. Masaya naman na ako eh. Hindi naman ako kailangan ng sobra-sobra eh. Kasalanan ko ba? Kung talagang may ginagawa akong mali dito, bakit ako papunta doon ng papunta doon? Hindi ako nagmamalinis kaya nakakapunta ako doon. Hindi ganun yun. Hindi ako pagpapalain, hindi ako... Karma ang dadating sa akin. Alam nyo kung ano yung salitang karma at totoo ang karma. Bakit pinipilit nyo palabasin na mukha kong masamang tao? Bakit pinipilit mong hanapin lahat ng mga tingin mong, ay putang mukhang wrong to, pag lumabas to, magagalit yung tao sa kanya? Bakit hindi mo sinabi lahat ng magagandang bagay na nagawa ko sa'yo? Bakit hindi mo sinabi lahat ng totoo? Kung bakit ko ayaw kay ganito, kung bakit ko ganyan. Lilinawin ko na po dito. Unang-una, pasensya po sa lahat. Unang ginawa ko ngayon, bago ako nag-live talaga, tinawag ako si Alex, nag-sorry ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na sinabi ko yung rate niya na yun dahil yun yung sinabi ni Ma'am Shee na nanggaling sa team ni Alex. Pero nakausap ko kasi si Ate Alex that time na ang sabi niya ayaw ko yung kukulab kasi ayaw ko yung nagbabayad. So hindi naman pare-pareha sa mga vloggers. Si Ate Alex ayaw niya ng ganun eh. Ako kailangan ko kaya pasensya na po ako. Iba yung titignan nyo, hindi ako mukhang pera, nagtatrabaho lang ho ako. Okay, so nung paulit-ulit ako kinukulit ni Ma'am Shee Wilbert tungkol kay Alex,
Yun na yung sinabi ko. Yun yung sinabi ko. Kaya unang ginawa ko, nag-message ako, nahingi ako agad ng sorry. Sobrang sorry po. Pangalawa, kay Donna. Sinabi ko, sabi ni Wilbert doon, tinatrash talk daw kita kung ano-ano doon mga pinagmalabo yan. Like, alam ng lahat kung gaano ko kamahal si Ate Donna. At alam ni Ate Donna kung gaano ko siya kamahal. Hindi ko gagawin sa kanya yun. Yung kay Ate Jella, crafted na yung sabaw. Si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. Haha, shh ka na lang. Kasi totoo, si Ate Jella yung pinakasabaw sa amin. And joke-joke namin yun, magtutropa. Hindi ko alam bakit parang gusto mong palabasin na mukhang masama yun. Hindi ko gets. And minessage ko si Ate Jella, nag-sorry din ako. Ate, sorry. Nag-sorry na ako. Si Ivana, tinawagan ko din. Sabi ko, me, nagkausap na kasi kami ni Ivana. May naging past issues kami noon na parang nasira ako sa kanya, kaya in-unfollow niya ako. At ako, parang, anong nangyari sa amin? Bakit in-unfollow niya ako ganun? Kaya hindi okay sa akin sa Ivana that time dun sa reply ko na may chika ako. Kasi yun yung ichichismis ko, na in-unfollow ako niya ni Ivana. Pero may wrong info kasi na nakarating kay Ivana. Pero napag-usapan na namin, okay na. Ngayon kausap ko siya bago nag-live. Humingi din ako ng sorry sa kanya. At sinasabi niya, alam niya. Kaya ko daw yun na ano. At naiintindihan nila. At lahat sila sinasabi na kilala ka namin, wala yun. At sana, ayun, malalaman nyo rin naman sa kanila yan. Hindi ako naghahanap ng kakampi dito. Ginawa ko lang yung tama muna. Kasi may mga taong nadamay. May mga tao talagang nadamay. Ito yung mga malalapit sa akin. So sila yung inuna ko. Panglima si Makagago, tinry ko siyang i-message, pero nakapag-post na siya. Hindi ko na mapipigilan yon. MG, maraming salamat sa pagtatanggol sa akin. Pero totoo, totoo to. Hindi ka namin napag-usapan ni Ma'am si Wilbert. Never. Never talaga. Ang naaalala ko sila Christian Merv, sila Wamos, ayan. Ayan yung mga naaalala ko. Sila Tony Fowler, pero sila Tony Fowler, eto yan, eto naman yung kwento kay Tony Fowler. Wala akong personal issue kay Tony Fowler, wala talaga. Pero bakit ko siya pinigilan? Yes, totoo, pinigilan ko talaga siya kay Tony Fowler. Ulahin natin si Tony. Nakaka-collab mo na yung Dulaynab, nanay-nanayan ka na namin, may GC na kami, nakasama ka namin. So ganun yung Dulaynab sa'yo. Love ka ng Dulaynab. Tapos malalaman ko na gusto mong makakollab si Tony Fowler. Kaya kita pinigilan at sinasabi mong mentor mo ko. Kasi ayoko masaktan yung kaibigan ko. Ayoko siyang masaktan. Kaya kita pinigilan. Pasensya na Ate Tony. Alam ko, hindi tayo magkaano. Pero sana naiintindihan mo ko. Kasi kung kaibigan mo din, di ba? Hindi mo din naman gustong makaramdam ng ilang yun eh, di ba? Yun lang naman yung point ko dito. Si Jelay lang yung iniisip ko. Oh, okay. Si Wamos, nagsabi ako, seryoso ka ba? Ganito, ganyan. Kasi nung time na yun, parang pinagtitripan siya ng tao. Parang maingay siya sa bash. And sinasabi ko kay Ma'am si Wilbert that time na huwag siya lalapit sa mga bash para kahit naman papano, yung mga nakakasama niyang YouTuber is yung okay, yung matutulungan din siya pagdating sa subscribers, sa ganito, ganyan. O Wamos, pasensya na. Alam ko hindi ako perfecto, pasensya na talaga. Galing sa puso ko, wala ako yung manghihilingin ngayon sa mga taong nadamay kundi pasensya na. Kasi marunong ako humingi ng pasensya. At yung paghingi ko ng pasensya sa inyo, nanggagaling dito, hindi po ako nagsisinungaling. Pasensya na po kayo. Sino pa ba yung mga nadamay? Si Sanya Lopez, si Robby Domingo, yan yung mga... Kaya ko naman sinabi yun, bakit? Nagre-rant ka? Kasi sinesend niya sa akin yung, halimbawa may kakollab siya, kapag konti yung views, tas 2K lang, 1K lang yung nagdagdag sa akin subscribers, 500 subs lang, ganito, Diyos ko po, 2K subs lang yung nakuha ko dyan. Ganun ka magsalita, ah. Diba? O, paano kung di magiging ganun sa'yo? Ganun yung pagkakakilala ko sa'yo. Again, sa mga artist po, pasensya na. Sobrang sorry. Sobrang sorry. Ano pa? Ano pa ba? Ano pa bang mga nadamay doon? Yung personal issues namin mag-partner. Diba? Yung mga personal issues namin ay hindi nakalabas. Ano na? Asan na yun? Bakit hindi nyo tinignan yun? Bakit ako lumayo